Isang mapagpalang araw sa inyong mga kakwentuhan. Malungkot at masaya tayo ngayon. Malungkot dahil maninibago na naman tayo. Dahil ito yung ngayong araw, ihatid ko na si Lian sa Bicol. At malungkot, malungkot. Yun lang aking masasabi sa ngayon. So, ganun pa man, masaya sapagkat may hatid na natin siya at magkikita-kita na sila ng kanyang pamilya doon sa Bicol. Kaya sana ano, maging maayos ang lahat para sa kanya. Ayan siya, nagbibihis na, binili natin siya ng pantalon tsaka sombrero t-shirt para sa pag-uwi niya. Medyo maayos-ayos naman siya. First time natin siyang makitang ganon. Ganon pa man, okay lang, lang problema. Ayusin mo na yung ano mo, yung jacket mo, baka makalimutan. Ilagay mo sa ano, para baka makalimutan, malamig yan sa ano, malamig yan sa bus. Ingat ka lagi doon. Anyway, mga kakwintuhan, hanggang doon naman ako sa Bicol, Loobin, at makikita ko rin yung kanyang pamilya para may hatid natin siya ng tama. Tara na, tara na. Ayusin mo na yung ano mo, yung ito sa akin to, baka makalimutan. So okay na siya mga kakwintuhan, kaso nga lang hindi pa talaga siya nakikipagkwintuhan. At siguro nahihiya pa talaga to. Pero okay naman siya, inobserve ko siya. Okay na kumain at hindi na siya laging nakatingin sa ano, sa malayo. Sana labas na. At ayan mga kakwentuhan, ay talagang tuloy-tuloy na to. Una ka na. Para ingat ka na lang dun sa ano, sa Bicol. Bye muna mga kakwintuhan. Dito tayo. Hanap tayo ng taxi. Dito maraming taxi rito eh. Puntang yan sa pilang taxi. Boss, Bell TV, Pasay. Ay, dyan ka na, dyan ka pala, dito ako sa harap. Yan. Pasay tayo boss sa Bell TV. Nandito na kami mga kakatuan sa ano, sa Bell TV. Yun dun, yun yung ticket dun, yun yung ticket. Tara, dun tayo sa ano.
Doon sa unahan. Ay, sorry po. Pabikol po. May tambel. Okay po. Salamat po. Happy Pilapan. Doon na si Pilapan. Oh, sige po. Salamat po. Ayan mga kakwintuhan, nandito tayo na. May number na tayo. May number rin pala dito. Hindi ko alam kung tinatawag yung number. Maya lalapit ako dun sa counter kung tatawagin yung number. Number 27 pa eh. Kakwentuhan na lalapit ako doon kasi may number rin kasi rito. Itatanong ko kung tatawagin na lang ba yung number, lalapit kami. Wala kasing TV dito. Ay parang queuing number. Monitoring. Hindi namomonitor kung may matatawagin na yung number. Kaya lalapit ako mamaya doon. Miss, tinatawag ba yung number? Ayun na po, wala na akong pila tayo, sir. Magkano ba yung papuntang Bicol, Naga? Naga? Oo. Kailan po ka? Ngayon sana? 812. Ah, okay, sige po. Ha? Ano lang po? Bakit? Ala, magsasalita ka na. Hindi ko napansin na nagsasalita ka na. Buti naman nagsasalita ka na. Ba tayo munang bumili ng ng ticket? Patawagin pa naman yung number. Ayaw mong umuwi? Sigurado ka? Di sa akin, okay lang din naman na Sa akin ka na lang, doon ka na lang muna sa bahay. Ayan mga kakwintuhan, hindi ko alam kung ano yung naramdaman ko. Hindi ko napansin na nagsalita siya habang naandun ako sa nagtatanong sa kahira regarding dun sa pagkuha ng ticket, kung tatawagin na lang. Kasi may numbering kasi. Tapos nakapokus ako dun sa cashier kasi nakipag-usap ako. Nagulta ko, hinihilaan niya ako. Yun pala. Nagsasalita siya na huwag na lang bumili ng ticket. Hindi ko na rin napansin kasi nakapokus ako. Nagsasalita na pala. So parang good sign na nagsalita na siya. Parang hindi ko mawari kung ano yung matutuwa ba ako. Tapos ito ngayon, umiiling na huwag na lang daw kumuha ng ticket. Sa bahay na lang daw muna siya. So ang gagawin ko ngayon mga kakwintuhan, balik na naman kami sa bahay. Buti naman nagsasalita ka na. So ulitin ko, ayaw mo nang kumatay ng ticket. So sa bahay ka na lang muna. Sige, babalik na lang tayo ulit. Buti naman, at least nakakatuwa naman na nagsasalita ka na at nakakausap ka na. Ituloy-tuloy mo na yan. Huwag nang kung ano pang iisipin mo. Sige. Mga kapitwan, di ako makagit over. Di ako lubos mawari na magkakapagsalita siya ngayon na makikipag nag-interact siya kasi nung nandun ako sa kasi may numbering kasi mga kakwintuhan dito. So nagtatanong ako sa cashier, to number 27 nga nakuha ko nagtatanong ako sa cashier kanina kung ano ba proseso kasi wala silang monitor dito. Akala ko queuing number to. So nagulat ako nang ipagpintuhan ako, may umawak sa braso ko, siya pala hinahatak ako at hindi ko marinig muna yung sinasabi niya. Sabi, yun pala, huwag na lang daw akong kumuha ng ticket. So ngayon, kinausap natin siya, minabuti niya siguro na sabay na lang muna siya. So, ito na lang yung gagawin ko nito.
balik na lang kami sa bahay, tapos doon ko na lang sa kausapin ng maigi siguro. Tapos, tara, sige. Di, ano na lang tayo ng taxi, tara. Balik na lang tayo sa bahay. Balik ko na lang yung ano, ibalik muna natin yung ticket dito. Pumalaglag ka. Balik ko na lang itong mga kapintuhan. O, dyan ka na lang muna. Chief, balik na lang namin, hindi na daw siya tutuloy. Ha? Thank you. Tara. Hanap tayo ng taxi dito. Huwag kang ano, baka di kita makita, mawala ka. Mga kwentuhan, ayaw ko na muna, mamaya na tayo kwentuhan ulit sa bahay kasi nandito kami sa pizza, dito sa BLTV, mag-aantay kami ng taxi, di natin kabisado mga favorito, maraming tambay. So ayaw ko na muna ha. Tara, pasok na tayo. Sarama kasi yung lamp. Ay, sa wakas mga kakwintuhan. Dito na rin sa bahay. Gamit mo. Traffic eh. Ayan mga kakwintuhan, andito na kami sa bahay. At dahil traffic, napa-traffic kami. Masaya na malungkot. Malungkot dahil ma-traffic. Kaya malungkot ako, na traffic talaga kami. Grabe. Masaya dahil nagsalita na siya. At dahil doon, yun lang pala mga pagpasalita sa kanya. Ano? Pagod ka? Nakapagod talaga. Buti naman nagsalita ka. Sigurado ka na ha sa desisyon mo ha. Kaway ka nga kung marunong ako maway. Kaway ko nga. Yan mga kakwintuhan at magandang balita at napagsalita na siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lang kung ano sasabihin ko sa totoo lang. Kanina, nagulat talaga ako at bigyan niya akong hinatak habang nandun ako sa nagtatanong na ako, nag-clarify ko lang kasi doon yung ticket kanina, yung number kasi kanina. Akala ko kiyoming number yon. Kaso nga lang, nasa papel kasi, nagduda ako, kaya nagtatanong lang ako. Tapos at the same time, tinanong ko na rin kung magkano yung pamasahe. Nagulat ako, may humawak sa braso ko, tinahatak ako. Tapos may sinasabi pala siya, kanina. Hindi ko madinig, kaya nang ginanong ko, ang sinasabi niya pala, wag na daw bumili ng ticket. Kaya kinausap ko siya doon. Hindi ko masyadong marinig kasi maingay nga doon. Nung nakapo kami, inulit ko. Yun nga pala, ibig niya sabihin, wag nang bumili ng ticket kasi nga, di na pala siya uwi. So, dito na lang muna sa daw. So, yun na yung decision mo. Yun na decision mo. Okay. So, wala ka namang gagawin dito. Pahinga ka na lang. Kasi, papasok na rin ako sa trabaho. Baka naman pagbalik ko galing trabaho, wala ka dito sa bahay. Yun, di ka naman naalis dito. Ayun mga kwentuhan, kausapin muna natin kasi siyempre nasa trabaho ako. Hindi ko alam. Okay ka dito ha. So,
bukas eh, papasok na ako sa trabaho. Sige. Okay naman, may nakakunik ka naman sa wifi dito na. Nakakunik na ba cellphone mo sa wifi? Uy, ko, i-double check ko mamaya mga kwentuhan kung nakakunik na cellphone niya sa wifi dito. Para habang nasa trabaho ako ay tatawagan ko siya. Ano natin to? I-check. Check pa rin. Tagtawagan. So, ibuti. Siguro marunong ka na. Add mo ako sa Messenger para doon na lang ako tatawag sa'yo. Okay ka na ngayon? Hindi ka na ano? Ha? Huwag mo nang tipirin yung salita mo. Huwag mo nang isipin yung mga bagay-bagay nung mga nakalumipas. Ibaon mo yun sa limot at magano ka. Mamuhay ka ng panibagong buhay. At dito, wala kang stress. Hindi ka dito... Hindi natin siya makakwentuhan. Hindi natin ipaparamdam sa kanya yung problema. At hindi siya ma-stress dito. At maliban doon, wala man siyang gagawin. For the meantime, sa umaga, pagluluto na lang muna natin siya ng pagkain hanggang tanghali. Sa hapon naman, pagdating ko galing trabaho, ako na rin magluluto. So wala na siyang aalalahanin. Yun na lang magiging routine ko pansamantala. Pagpasok ko sa trabaho, luto ng pagkain hanggang tanghali niya. Siya, nood na lang siyang TV, maglibang siya rito. Tapos, pagdating ko sa hapon, luto ulit pagkain. Tapos, habang nasa trabaho tayo, tatawag-tawagan na lang natin. Yun na lang mga kwentuhan. Tapos, sa mga update-update pa, update ko na rin lang kayo. So, ayan mga kwentuhan. Ito yung bagong update kay Lian. So, desisyon niya na dito sa bahay. So, gawin na lang natin yung makakapagpasaya sa kanya. Samahan niyo ako mga kwentuhan. Maraming salamat. Sana, wag kayong bibitaw. Subaybayan niyo yung... may panibago tayong susubaybayan yung buhay ni Lian dito sa poder ko. Sana huwag kayong magsawang sumuporta. Lagi nyo siyang panoorin at subaybayan ang kanyang magiging buhay habang siya naririto. At kung ano pang magiging buhay niya, nakasama ko sa darating pang panahon na sana ipagkaloob sa atin. Loobin sana na mas mahabang taon pa, mas maraming araw pa sa magiging bagong buhay niya. At para sa akin na rin, bagong buhay dahil makakasama ko siya. At pagyabungin natin ng mga kwentuhan at malaki naman ang kumpiyansa ko dahil bilang na andyan din kayo nakakakwentuhan ko at ipapasubaybay ko sa iyo ang mga kaganapan sa darating na araw, loobin nawa. Hindi natin siya bigyan ng stress. Bagkos ay lagi natin siyang pasayahin. Yun lang muna mga kwentuhan hanggang sa ngayon. Hanggang sa susunod na video ni Lian. Naway, sana, sabay-bay kayo. Maraming salamat sa inyong suporta. Huwag po kayong magsasawa, please. Pakilike naman po at pakishare naman ang magiging bagong buhay ni Lian na bilang nandito siya at magiging buhay ko bilang nandito kasama ko siya. At buhay niya bilang kasama niya ako. Hanggang sa tuluyan ng maghilom ang kanyang mga sugat. Maraming salamat. God bless sa ating lahat at mag-iingay din kayo palagi mga kakwentuhan tayong lahat at huwag tayong makakalimot sa ating Diyos sama na siyang may gawa, siyang may lika sa atin. Maraming salamat.